Nagbabalik ang inyong paboritong source ng Showbiz Chika. Ito ang Showbiz for More. O, diba? Paandar. Naku, mamaya ipapakilala ko na agad-agad sa inyo kung sino nga ba ang makakasama natin. At ngayon nga, nandito na tayo sa ating segment na On The Spot, kung saan linggo-linggo nga makakachika at makakakulita natin ang inyong mga paboritong kapamilya stars. At ang unang guest nga na sasabak sa ating masayang kwentuhan, ang makisig at matipunong miyembro ng Bagani, sila ka, Mateo Guricelli! Naku naman talaga, alam mo, nakaka-tense naman yung ganyan, yung ang gwapo-gwapo ka agad ng mga kachikan at mga kausap ko sa Showbiz for More. Sexy mo kayo, Jaiho. Ano ba naman yan? Thank you so much for flowers sa Mateo. Oh, binili ko kanina. Sana magustuhan mo. Totoo yan, ha? Fairness, I'm so honored, and you know what I'm saying? Charot lang, hindi. Mateo, thank you so much ulit. Hindi talaga mawawala ang pagpasalamat ko sa'yo. Kasi congratulations, bro. Alam mo, first pilot episode, busy-busy mo, hotspot, radio, lahat. Kasi ito pa sa jeepney. Tapos ikaw pa yung kasama ko. I think I wanna die. Charot lang. Huwag naman muna, Lord. Man ako. Walang mga ganong mga wishes. Ito, simulan natin ang chikahan, Mateo. Dahil dito sa jeepney, gusto namin nababalikan natin kung ano talaga yung mga pinagmulan ng mga paborito nilang artista. Gusto namin malaman, di ba, Mateo, growing up, gusto mo daw na maging kauna-unahang Pinoy na sumabak sa Formula One racing. Mm-hmm. Tapos naging actor ka. Paano ba nagsimula? Kwentuhan mo naman kami. Isa akong bata from Cebu, no? So, isang normal Cebuano, 13 years old nagsimula. 11 years old nagsimula ako ng racing. Kulit-kulit ka pa. Tapos mga 13 years old, lumipat ako dito sa Manila. Kasi, kumbaga, every weekend nandito na ako sa Manila nagkakarera. Sabi namin, you know, let's move to Manila and let's race here. So, yung pangarap ko dati, kasama, you know, Marlon Stockinger. Yes. All those, Mark Bumgarner, yung Mark Bumgarner, designer na ngayon. Oo. Oh, oh. So nag-racing din ba si Mark Bumgarner? Oo, oh, kalaban na. Siya yung gumagawa ng mga ganyan, yung mga pabalilaga. Mga dresses nila, Julio Barreto. Jody Santa Maria, oh, yes. Jody. Yun, nagre-racing kami. At pangarap namin lahat maging sa Formula One. Yun lahat ng pangarap ng race car driver. Umabot doon kasi sa wala pang Pinoy na nandun. Yes. Kumbaga. 15 years old, nagka-karera na. Karera, kotse, lahat-lahat. Pero mga 16, nagsisimula na ako sa show business kasi naghahanap ako ng sponsors na magtulong sa racing. Yung sponsors na sinasabi ni Mateo, correct me if I'm wrong ha, ito yung car mo, lalagyan ng logo, di ba? Tapos habang nirarampa mo yung car mo dun sa racetrack, nakikita sila sa camera. So that's the time na napapansin yung sponsors, di ba? Excuse me guys, ano ka ba? Ano? Alam ko yan. So yun, naghahanap ko ng sponsors and I met this guy, his name was Joji Dingkong, he was the manager of Kogi Domingo. Sabi niya sa akin, Mateo, I can manage you. Huh? Siyempre, natakot ako kasi isang Bisaya, isang maliit na bata, tagal sa Cebu, tapos ma-meet itong si George. Malaking, di ba gay din si Sir Georgie? Oh. Malaking gay siya, naka-work ko yan before. Yeah. Oh, sobrang bait ko yung George. And then, he started managing me. And then, my first show was Go Kada Go. Dito sa ABS-CBN, yes. Speaking of first show mo sa ABS-CBN ng Go Kada Go, kasama mo dyan sina Alex, yung Alex, si Bans Garcia, Diane Medina, ganyan. Nalala ko pa, nag-meeting ako dun sa Chibo dati, may Chibo pa yan dati. Ako, Kuya George, at Sir Enrico Santos, nag-meeting kami at sabi niya, anong gusto mong gawin? Sabi ko, I don't know. Sabi niya, Kuya George, basta do this, ganito, ganito. So, we did. And then, yun, simula dun. Si Direk Bobot Mortis, yung director namin. Director mo rin, nandun din. Wow, ang taray. Kabog, director ko yan, kabog. Direk Jem, yes. So yun, at kulit yung buhok ko, hindi ako marunong Tagalog. Parang kang Kirubin. Alam mo yung Kirubin? May pana, na naka-diaper, ganyan. First mong TV show yon, syempre, malayo. Kasama ko si Alex Gonzaga, Diane Medina, Bangs Garcia, Joey Bascon, Gerard Kim. Yun. Mga baguhan kayo lahat, sinaba kayo for pang barkada show. Dahil first mong TV show ito sa ABS-CBN, syempre, hindi maaalis yung unang message sa'yo ng mga barkada mo, yung mga message sa'yo ng mga kapamilya mo, tapos lahat ng mga dati mong nakakasama. Ano yung sinasabi nila sa'yo? Anong reaction yung nila? Yung mga friends ko mismo, yung mga friends sa school, every time na sinasabi, bro, papunta ako sa ABS-CBN, magsushooting, tumatawa lang sila. Parang hindi sila naniniwala. Parang joke. Tapos pag lumalabas sa TV, tumatawa din sila. Ano ba yan, bro? Ba't nandiyan ka? So they're always laughing. Until today, my best friends, they still laugh. And you know, it's always a joke to them. So sila yung tinitake mo. Okay, 5, 4, 3, 2, 1. Sorry, Mateo. No problem, bro.
Yun na nga. Di ba pag-usapan na natin yan? Siyempre kung yung mga friends mo nagbibigay ng comments, say, ikaw, unang nakita mo yung sarili mo sa TV. Ano ginawa mo? Sobrang weird, bro. Kasi never ko ma-expect makikita ko yung sarili ko sa TV, di ba? So, gusto ko naman sandali. Gusto ko naman yung bro, yung ang haba ng pilik na tapos bro talaga. Ano? Pwede bang ma'am? Ano ba? Sis? Pwede bang sis? Pwede bang gano'n? Charot lang. Sobrang weird, sis. Parang ano, sis. With tea, ha? Sobrang weird, sis. Ganon. Sobrang weird, sis. Kasi, hindi, alam, weird talaga. Kasi siyempre nakikita mo yung sarili sa TV. So, ano ba yan? Parang weird. Tapos kasama ko yung itong mga ibang artista, ganyan-ganan. Alam mo yan? Tapos nag-eksena. Kunwari nag-acting-actingan yung si Mateo, ang gagong yun. Parang ganon po, so weird ba? Yung kumbaga, parang dating taga Cebu na ngayon, eh, uma-arte na sa TV at pinapanood yeah, na tapos yung mga kaibigan kong galing Cebu, nakikita nila, and they text me, Mateo, ikaw ba yan sa TV? Oh, bro, ako yan. So tumatawa sila palagi, ganyan. Ni-record mo daw yung sarili mo, totoo ba? Ni-record ba sarili ko? I think so. My mom's like the biggest fan. Of course, lahat so like all our moms, diba? So she'd always record ganun and that. Yun. In fairness naman, sa pagiging artista, saang parte ka ba talaga nahirapan? Tayo lang, wala pang I Want TV noon eh. So talagang nire-record. Hindi, dati naalala ko may mga VHS pa. Yun. Tapos recording. Kapag yung anak mo artista, i-record mo talaga. Yun. Pag mamalaki mo talaga gano'n. Para, oh, anak ko yan, panoorin niya, papadala sa abroad, mga ganyan. O yun, mabalik tayo, syempre, sa pagiging parte ng artista, saan ka pinaka-nahirapan, Mateo? Wow, sa speaking in Tagalog, I think that was the most challenging part for me. I remember let's jump to Agua Bendita when I did Agua Bendita. Yes. No? That was so difficult because I did not speak Tagalog. Sa Go Cadago, they made me speak Bisaya English doon eh. Parang afam, parang ganda. But sa Agua Bendita, sus, grabe. May eksena kami ni Andy, naalala ko. Nasa Dalampasigan, sa beach kami, no? Aha. Ngayon kaya mo na yung mga Dalampasigan. Ayun. Dati, good job, sis. Nasa beach kami, sis. Tapos nasa beach kami. Tapos sobrang init, ilaw pa, init, gano'n. Tapos yung eksena namin kami ni Andy, tapos bulag-bulag ako doon eh. Tapos yung line ko doon, agwa, mata ko lang yung bulag, hindi yung puso ko. Yun yung trailer mata ng Agua Bendita. Mata ko lang yung bulag, hindi yung puso ko. Yun yung trailer ng buong Agua Bendita, yung umpisa. Bro, 3 hours, yung mga 3 to 4 hours, sinitake yung eksena yan kasi hindi ko masabi yung agwa, bulag yung mata ko, hindi yung puso ko. Dahil lang dun sa agwa bulag ang mata ko, hindi yung puso ko. 3 hours. Mga 3 oras. So, nanggigil sa'yo yung production. Hindi lang production. Kahit si Andy, minumura ako, gago ka mati. Puta, bobo mo. Mga ganyan. Sorry. I-debate mo na yan. Na-carried away po siya, guys. Tapos sabi ko, kami ni Andy, we're very close, but we'd fight on the set. I'd tell her, ano ba, Andy? Hindi nga talaga marunong mag-Tagalog. Diba? Sinasabi ko sa kanya, pasensya ka na. Sabi na, no, kasi ganito, ikaw, hindi. So, wala tayong magawa. Hindi kasi syempre ang init, tapos sa Dalampasigan nga kayo. Tapos yung line, 3 hours kayo nakatayo doon, cut, ulit! Oo, sobrang nahihiyan ako sa director, sa cameraman, sa lightman, sa audio man. Plus sa editor pa, mas nasasakit ng ulo ng editor. Puno na yung tape ano na yun dati. Hindi naman, digital na yan. Charot lang. Charot lang naman, di ba? Oo. So yun, ang pinaka naging struggle sa'yo, yung pagka-Tagalog mo. Paano mo naman inaral? Paano ka naging okay? Paano ka na natuto ng bonggam-bongga? I was very lucky. All my co-actors were very supportive. And now, na iniisip ko, sobrang nakakahiya dahil may mga eksena doon, mga monologue, ganyan. Tapos talaga hindi ko masabi. Imposible mag 1 take, 2 take, 3 takes. Mga 10 takes, konti lang yung 10 takes. Mga 50 takes, umabot mo saan eh. 50? Tapos kasama ko sila, Jan Estrada, Tita Malu de Guzman, mga ganito. Mga, you know, mga veteran actors and actresses. Sobrang nakakaya. But they were very supportive. And I said to myself, Mateo, I have to start speaking in Tagalog. So I got a Tagalog girlfriend. Sino to? Non-showbiz. Showbiz. Kasama to, so tinaas mo doon sa interview ko sa'yo dati. Hindi, joke lang yan. Ito naman talaga naman. I had to speak Tagalog more often. So sabi ko sa bahay ko, bawal na mag-Bisaya, bawal mag-English, bawal mag-Italiano, Tagalog na lang. Problema lang, sa bahay, puro Bisaya. So yung Tagalog namin, sobrang baluktot lahat. Parang mas mahirap pa kasi nga from Cebu, tapos nagka-Tagalog kay lahat kayo Bisaya. Matigas yung Tagalog namin lahat. In fairness naman. Nabanggit mo veteran actors and actresses. Sino ba ang ultimate crush? I mean, sino ba ang ultimate idol? Crush agad kasi naman nasa jowa-jowa, girlfriend na tayo. Ultimate idol ni Mateo sa show business na nagsisimula siya. Back then, when my artista idol talaga is Kuya John Estrada. John Estrada. Yeah. I think he's very cool, especially when I started working with him in Agua Bendita. His intensity, his...
his energy he brings in the room and iba rin kasi ang galing ni John Estrada, pwede sa dramahan, comedy, hosting, lahat yeah, eh, kaya niyang gawin eh. And he's very confident, he's very iba eh, he knows what he's doing. I mean, he's doing it for a long time naman, so he's very confident and a stig, super. Ang taray, John Estrada pala ang idol ni Mateo before. Ngayon naman siya pa ikaw, marami na nag-a-idolize sa'yo. Pero bago ka ina-idolize ng maraming kabataan, maraming mga kapamilya viewers, ano ba yung kinukonsider ni Mateo Richelle na biggest break niya sa show business na talagang nakapagbukas ng iba't ibang pintuan sa'yo dito sa industriya? I think yung pinaka-malaking blessing, no? I was in the States for a while. After Go Canada Go, I did a couple of shows and then umalis ako for America for college. And then when I came back, that's when I entered Star Magic. I think Star Magic was a big, you know, big break for me just to enter the management. To be with Mr. Welcome Tita ka Mariel. Ng family ng Star yeah. Magic. And then Tita Mariel called me, sabi nila, Mateo, you're gonna have an afternoon show with Andy Eigenman. So we go, what's this? Who's Andy Eigenman? Ganito. Naalala ko pa si Andy, nagkikita pa kami sa mga party-party, sa mga clubs-clubs dati. So nag-workshop kami, tapos tumawag ulit si Tita Mariel, Mateo, it's not gonna be a afternoon soap, it's gonna be a prime time soap wow. already. Sabi ko pa, Tita, what's prime time? Oh, Mateo, it's a show at night, ganito, after TV Patrol, that's when the most, you know, viewers, blah, blah, blah. Kasi wala talaga alam, di ba? So, okay. In fairness naman, no, alam mo, parang ganyan yung mga stories ng mga talaga mga big stars in the business. Yung parang hindi sila yung gigil na gigil talaga na kailangan ilagay sila sa gantong show. Yung parang kusang dumarating sa'yo, tapos wala silang kaalam-alam, katulad nung sa story mo. Ang bongga, ha? Gaano naman ka big deal for you, Mateo? Ito, ngayon, latest naman tayo, ang maging part ng number one fantasy series ng ABS-CBN ngayon, ang Bagani, di ba? Yeah, that's awesome, man. Sis. Bro, man, sis, ano talaga? Pwede bang shesh? Bagani is amazing. Alam mo, kasama ko yung just the cast, the crew, and the writers, the directors. Actually, yung director namin, si Direct Richard Arellano, he's one of the first, my first directors also. I did a show called Kung Fu Kids before. Ay, gusto ko rin yung Kung Fu Kids. And then si Direct Richard yung second unit director nun. At kasama ko din siya dun. No? And then, just to be part, to be with Lizken again, and to be part of this super big teleserye na ABS-CBN is producing, it's amazing, no? It's a fantaserye. Ang bigat, di ba? Kasi parang yung venue, yung parang yung dagat, ginawa ng setup talaga. Yeah. Yung mga effects ng mga pinapakita sa TV gabi-gabi, pasabog. Yeah, we started last year. Yes. We shot in Ilocos. Bro, parang ABS-CBN conquered Ilocos. Parang yung buong Ilocos, may 5 regions doon. Diba? Sa buong Ilocos. So, yun. So, fight scenes ninyo, parang iba din, intense din talaga. I narinig ko ha, may kinuha pa kayo from Singapore yeah. na nagtuturo talaga ng mga fight scenes. Yes, so we have a group called Stunt 360. Kay under Lester. Lester Pimentel. Yes. And his partner, a Singaporean, no? And they trained a bunch of Filipino stuntmen and amazing, grabe yung mga fight scenes nila. I think if you watch the Bagani fight scenes, parang sobrang international. Totoo, parang sobrang ibang level. Tsaka naisip ko, kasi nakapag-teleserye din naman ako before, so parang naisip ko, kung mag-acting nga lang ng batuhan, mahirap na yung camera effects, what more pa kapag ka nakipaglaban ka sa hindi mo naman talaga nakikita? Yeah, yung fight scenes, I mean, 90% sa eksena ng Bagani, kinakausap lang namin yung pader doon. Yes, so, totoo. Nung kapag pinapanood namin sa TV, ay, may ganyan pala, may ganyan. So, di ba, the effects. How true na yung minsan, yung isang scene sa Bagani, parang 8 hours. Yeah, parang yeah, especially the fight scenes, bro. Yes, oo. Sobrang tagal yung fight scenes because sobrang detalya ni Direk Lester, di ba? Every shot, every punch, every kick, harnessed, green screen, lahat. Lahat ng angle talaga, kinukunan talaga ng bonggang-bongga. Yeah. In fairness, palakpakan naman natin ang Bagani dyan. Yeah, yeah, Bagani group. Kayo Bagani mismo group. Na bumubuo ng mga aktor ng Bagani kasi lahat ng tao hook na hook. Nagkaroon kami ng surprise sa Yatrak. I remember mga last month ata. Right. Ang kasama ko mga Bagani, alam mo lahat ng tao, kabisado nila yung McKenny, Tito Doremi, alam nila yung Sayaw. Lahat ng mga paandar na mga pinapakita nyo sa seri ninyo, nagiging familiar ang mga kapamilya natin. Talaga? Yes. Ito isa pa, kung kayo na kinongratulate mo ako dahil dito sa Showbiz Some More, congratulations din sa'yo kasi bukod sa Bagani, pinagkakabisihan mo rin naman, ito, palabas today, yes, ang bro. Single Love Is Not Enough. Kwentuhan mo naman ako, ano ba ang Single Love Is Not Enough? Blessing nitong single, bro, because we started 4 years ago. Nagsimula kami ng single. As a TV series. Sa cable, sa Cinema One. Lumapit yung Philippine Star, they wanted to move into TV, they wanted to produce. So,
they said, I want to do a show with you and Shaina. Ganito, so sabi namin, never kami nagtrabaho ni Shaina. Why did, and... Bakit kayo pinagsama, pinag-team yeah, up why ganyan? Mateo Shaina, di ba? Well, it's so random. So, anyways, we did, and we had an indie director, si Pepe Jokno, and an award-winning palangka writer, si Lilith Reyes. Yes. And then another amazing producer, si Bianca Balbuena, and they gathered, and they produced this really fresh, millennial feel soap, miniseries. TV series. Yeah. Kasi di ba sa States may ganun talaga, hindi laging teleserye, hindi laging pelikula. Sa ibang bansa parang nababasa at nakikita ko, may mga iba't iba silang mga series na ipinapakita. And I think dito sa Pinas, isa kayo ni Shaina sa mga unang gumawa nun through Cinema One. Yeah, and it's nice because it's not formulated. It's not like your typical teleserye. It's very different. Okay, I'm not saying one is better than the other, but it's very different. So, Single tackles a journey of two people, a journey of two strangers, millennials. Story of Joey Girl and Joey Boy. Yeah. Yes. And then sobrang millennial. Ito yung mangyayari sa totoong buhay. Like, you know, individuals graduating from college, hinahanap nila yung purpose sa buhay, hinahanap nila yung ano bang gagawin nila sa buhay, paano mag-earn ng pera, paano ganito, you know. Parang ano, adulting. Yeah, adulting. Ganun. Yes, oo. How to take care of your finances, ganito. So anyways, from single one, we went to single two, and then now we have a movie. So. Ang taray, bongga yun. 4 years na nilang ginagawa, tapos ngayon, napakinggan ko rin, kasi I hosted the press ko, di ba, nung nag-launch tayo ng single, Love is Not Enough. Sabi niyo ni Shaina, parang never niyo na-imagine na yung series na ginagawa ninyo ay isasabak sa big screen. Yeah, we never thought. We always thought hanggang season one lang eh. Tapos nag-season two, tapos akala namin mag-season three, continuation lang. Tapos they said, Mateo, it's gonna be a movie, so cool. And then, sana after the movie, may season ulit. So, yes, then, sabi nila din ni Sir Ronald Arguelles, the head of Cinema One, sabi niya, kahit hindi mo daw napanood yung season one, season two, basta pinanood mo yung pelikula, hindi ka daw mapag-iiwanan dun sa story kasi it's a different story naman, different attack naman yung sa movie. Right. At pagkatapos nun, na-enjoy mo, na-happy ka, pwede mong panoorin yung season one and season two. Right. Gusto kong pag-usapan, nabanggit mo kayo, sabi mo, parang nabigla ka din na you and Shaina in one series, one movie, ganyan. Paano ba nag-boom talaga, nagkaroon ng something na chemistry on screen? Si Mateo at si Shaina, naging close, naging bonded kayo? Yeah, dahil I don't know. I think because once she's Bisaya. So I think kapag mag-Bisaya, close na agad yung automatic. Cebu din si Shaina, di ba? Sila ni Ate Vina. Yeah, they're from a province called Bugo. That's where I'm from also. My mom's from. So timing din, no? And it's nice to work with Shaina because I've been working with people like younger than me always. So feeling young ako. Ngayon feeling age ko na. Wow. 28. Taray. Kasi palagi kapag kasama ko sila, Enrique, 20 years old, mga ganyan. So feeling young din ako. Ngayon parang same age na kumbaga ba. And it's nice to work with Shaina. Walang kuyahan, walang kuya-kuya. Tita-tita lang, Tita Shaina. Tito Mateo, ganyan. Feeling tita si Shaina eh, palagi. But no, it's nice to work with Shaina, no? She's been in the industry for a long time and her style is always, her style is different and It's nice. Very nice how we share the scenes. Nagkaroon kasi kayo agad ng connection dahil parehas kayo ng bayang pinagmulan. And of course, sabi mo nga kapag nagbisaya on sa set, talagang may agad-agad na, ay, nakakatuwa, nakakaaliw. Sa kwento ng single Love is Not Enough, si Shaina, si Joey Girl, nabuntis siya ng ibang lalaki at nagkaroon siya ng baby. In real life ba, Mateo Godicelli, nakikita mo ba yung sarili mo na gano'n na papanagutan mo din na... I think so. Like, we had a press con a few days ago and they asked me, Mateo, what if I impregnate somebody and it was a mistake, no? If you think about it, a mistake is not a mistake. Kumbaga, yes. You know? Ang sabi mo, it's always a blessing. Yes, yeah, you were there, yeah. Because I have a first-hand experience when I was in college in the States, abortion is illegal there, no? Yes. So, I had friends there that I remember they're telling me in the cafeteria, they go to the clinic, yung babae, dalang pilang babae, umiiyak sila, tapos they get an abortion. And at first, when I was hearing this, coming from a Filipino culture, parang it was already a red flag, parang, whoa, this is so weird. But I just thought it was weird and, you know, not right. And they really told me this clamp goes inside, et cetera, et cetera. Very disturbing. Now that I have a 10-year-old brother, and now that I have a little baby with, you know, my baby brother there, parang, it's not just a red flag, it's just, parang, it doesn't make sense. It's like killing somebody, you know, it's disgusting. Oh. So, you know, I believe if a mistake, or however you want to call it, it's not a mistake, but
if that happens, I think it has to be cherished. It's a gift because it's such a beautiful thing. No? So, yes. Di ba sabi nga nila sa mga Christian, ganyan, no one can kill, no one can get the life of other, ganyan, yeah. Unless... Ang ganda lang yung kaya ko, sorry, sa unless. Sorry, hindi natin na-push yung... kasi nga, English share si Mate sa part na that joke lang. Maraming mga single moms, di ba? And I think, you admire them so much. Din sa ngayon naman, yung mga single moms ngayon talaga, napapanindigan na talaga nila, nagiging tatay and nanay na sila sa baby nila kasi mayroon silang responsibility na kailangan nilang talagang buhayin yung batang yun. At lahat ng nakilala kong ganyan, mga friends ko na naging single mom sila, parang mas naging happy yung buhay nila kasi parang nagkaroon sila ng partner in life. Hindi sa katauhan ng boyfriend, hindi sa katauhan ng kung sino, kundi sa sarili nilang dugo din talaga. Antare, ang lalim na magabalik po ang MMK, mga kapamilya. That's charot. Ito naman, Mateo, ha? Pag-usapan din natin. Bukod sa acting, ikaw, magaling ka rin na singer. I remember, nandun ako nung concert mo sa Kia. Nag-concert ka rin sa Cebu at meron ka rin mga pinagpe-performan na iba't ibang mga gigs mo, ganyan. Sino bang mga gustong makakollaborate in the future? Wow. But di kaya si Sara na agad? Pwede, pwede. Hanggang telepono lang kami nagkantahan. Nagkakanta kayo sa pool. Sample naman, tawagan mo naman si Sara. Wala, sa Amerika, mahal-mahal na yun. Okay, okay, okay. Okay, 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 okay. Charot lang. Ito, sino gusto makakollaborate? Wow. You know, my dream talaga, Tito Martin, you know, on stage. That was Martin, all on stage. On stage. Hopefully, we can get something on record, no? But, like KZ. KZ's in one of my tracks. We wrote this song called 10,000 Days, and KZ's there. Sino ba? Kichi Nadal. I think she's my ex-bride. Kichi Nadal. Ang taray. Buong ganun, Kichi Nadal. Nakaka-excite yan, ha? Parang ibang tunog yon, di ba? Rock-rockan, ganyan, yeah, with Kichi and Mateo. Gusto kaya, favorite ko sa car ko lagi yung Heyo, Heyo. Di ba? Gusto ko yan. Parinig, yun yung pang-gising ko lagi. Gusto ko naririnig lagi yung boss ni Mateo pag-gising ko sa umaga. Naks naman. Okay, Mateo, mga kapamilya, mga ka-jeepney pa, warm-up chika pa lamang natin yan kay Mateo dahil after the break, magbabalik tanaw naman si Mateo sa mga hindi malilimutang moments niya sa showbiz. Huwag nang magpahuli, tutok lang dito sa Showbiz Pamor! Yes! Ang ganda ng chikahan, di ba? Umiinit na, umiinit na. Umiinit na yung chikahan? Ba't umiinit? Hindi naman! Tuloy pa rin ang chikahan kasama si Mateo Guricelli dito lang sa Showbiz Pamor! O, diba? Ang buong girls niyan. Etong oras naman natin para balikan nga ang mga hindi malilimutang pictures mo, Mateo, sa ating ultimate flashback moments dito lang sa ating segment na throwback kahit hindi Thursday. Ready ka na ba? Yes. Tinanong ko yung jacket ko, ang hat mo, Jayo. Ngayon, ang hat ko talaga. Hindi, talaga, okay lang yan kasi gusto ko na rin naman tanggalin kaya lang hindi ko kaya magpakita ng ganyang kagandang body. Baka mamaya mauta, kailanganin nila ng pang-atsara para pantanggal umay. Charot. Matay, eto na. Ipapakita natin ang mga pictures. Sasabihin mo lang sa amin kung ano ang hindi mo malilimutan sa picture na yon. Ready? Dito ba lalabas? First picture natin. Go. Pasok. Ay, baget. So, ala. Afam na afam. Afam ba? Yes, totoo. Afam na afam. Ang 11 years old yata ako dyan. It's one of my first kart races in Cebu. I think this is the first, this is the first time, kasi, I was this Cebuano kid racing in Cebu, and then the Cebuano guys told me, Mateo, pupunta yung mga taga Manila dito ngayong weekend. Tapos kami mga Cebuano, kapag pumapasok yung mga taga Manila sa Cebu, parang yung taga Manila sa isip namin, parang yung mga pa-cool, mga ibang, alam mo yung mga pa-cool na hindi. Parang galing ibang lugar. Oo, nagta-Tagalog. Kapag narinig kami ng Tagalog sa Cebu, parang, ang cool mo, ah. Parang bongga. Hindi bongga. Parang feeling mo. Parang gano'n. Parang tayo, di ba? Pag nakakarinig tayo naman nag-i-English, social. So, this is the first weekend Manila guys came. Si anak ni Marquez, si... Win-win. No. What's... Si Marquez, Joey Marquez? Yeah. Tama, Joey Marquez. The son. Si Vito? Yodge Marquez. So Yodge was in my age class, and then he was the fast kid then. And then when he came to Cebu, this unknown kid was the one that won, beat Yodge. So yun, yun yung first, first race namin. Kung ganyan kagwapo yung mukha ng bata pa lang, alam mo na talaga magiging artiste. Eh. Oh. Totoo, kasi nung... Pag ganyan itsura, Diyos ko, yayaman yan. Ganon sa amin. Pag ganyan itsura, yayaman yan. Maging artista yan. Next picture. Ayan, tingnan natin. Ayun ulit. Charot lang. Next picture tayo, pasok. Tarin. Ay, eto na. Lumong hair ka na. Kamukha mo si Papa Jesus. Papa Jesus.
Oo, totoo. Anong year kayo? This, I think this is like, may 8 years ago. So, I think this is, yun, 8 years ago, long hair. it was funny because 8 years ago, Petron got me to endorse them. We launched sana this. Naman yung Petron mag-endorse din ng Showbiz pa more. Nabanggit kayo, diba? We launched a new product, XCS, when they came out. 8 years after today, they got me again for so parang timing ba? Parang taray. Kumbaga parang history repeat itself, gano'n. Next picture, yes. Ay, paano yung post dyan? Pakita mo naman kami ng live na post na ganyan. Turo mo naman sa akin yan, paano eh? Kunwari lang eh. Nahirapan nga yung cameraman dyan. Ako niya parang nagulat-gulat, gano'n. Pouty-pouty lips. Ito yung first magazine cover mo ba? No, this is not my first. This is the first cover of Garage Magazine when they launched Garage, this magazine. 2009. Yeah. This is when Garage first came out. Ikaw ang unang mukha ng Garage. Uy, iba din. Bagay na bagay kasi diba parang car racer, tas garahe, gano'n. Car relate, gano'n. Next, ayan, susunod. Ay, sorry. Balik lang kayo dun sa ano. Tara mo na siya, anong iniisip niyo nung pinapapost siya? Ah, sige, game. 1, 2, 3, and go. Gusto din namin malaman, anong iniisip mo nung pinapapost ka dyan? Wala talaga, bro. Parang poker face lang. Oo, hindi ko alam. I have a funny story. You know Sander Angeles? He's a photographer. Yeah. Yes. He was one of my first. He was my first photographer in an endorsement I did with a bunch of artistas. Sila Kogi Domingo. You know Ala Paredes. Sila Kogi, medyo familiar ako. Si Alan. Hindi. Basta all these other mga models, artistas. Yeah. And then sila shoot sila. And then ako yung pinakabago. And then si Sander, sobrang taba niya noon. Baka 250 pounds. Now he's very skinny. He's like a stick now. Diba? A stick? But before he was a big guy. And I remember we were in his studio and it was my turn. And then nainis na talaga siya sa akin. He was talking to the client. Ba't itong kinuha niya? Hindi naman marunong mag-posing. Ganito. Tapos ako, syempre, bago. Hindi ako marunong smile. Ganito. Now, years after, he's my photographer na talaga, official photographer. Anong sabi niya na? Nung nakita ka niya yung magaling ka na mag-post, kaya mo nag-post kahit na kung ano-ano. Wala. Na-happy naman siya, uploaded na gano'n, yes, and fair. So, yeah. Dati nung ganyan, parang feeling mo stiff ka pa niya. Oh, feeling weird. Grabe naman yung ganyan, feeling mo stiff ka pa, pero ang gwapo mo pa rin sa picture, no? Diyos ko, ibang taga mabali-bali na yung Kemi. Hindi pa rin maganda sa pic-pac, di ba? Next, ayan. Ah, eto na, ang go-kada go. Yan. Mga si bagat sa bagat, si Kim. Oh, si Ada Nolan. Si Ada Nolan. Oo. Oh, oh. Siya si Christy ang pangalan niya nun, di ba? Tama ba, Christy? Nakalimut. Bakit alam mo? Hindi kasi, Juniper. Yes, Juniper. Oh, you were there, ma'am? Yes. Oh, ang galing. Ayan, Juniper. Tapos si Banks Garcia. Alam ko yan, si college Banks, ako niya. Si Banks, diba? Si Banks. First year college ako niya. Sabi pa nga dati, may issue pa nga kumakalat na ano daw yung mata ni Banks dati. Parang naano daw nang sasakyan. Kasi nung college ako, syempre yan yung pinapanood namin eh. Sabi si Banks, okay, nagkaroon ng Banks kasi may pilat daw yung fest. Sino pinaka-close mo dyan sa lahat? Si Eda. Si Eda? Kasi taga Cebu rin si Eda. Yeah. Bisaya din. I remember Eda told me one time, that was the time I was leaving for America. And she said, Matt, mawawala muna ako sa showbiz. Sabi ko, bakit? Wala, balik muna ako sa Cebu. Sabi ko, bakit? Kasi magpa-opera ako ng mata. Ganun. Sige. Hindi pala, bundis pala si Eda noon. Oo. Kaya nawala si Eda. Wala. Pagbalik ko naman, may anak na. Sabi ko, ano opera mo? Bundis ka pala. Ano sabi niya? Manatawa na siya. Manatawa. Si Joem, bagets na bagets din dyan. Pero si Joem, parang siya yung bad guy yung drama niya. Ano? Tapos kayo yung mga talagang pag tini bopper, ganyan. Ang taray. Next picture. Agua Bendita. Yun, Agua. Jason Abalos. Hilinga. Ayan. Tapos yeah. Si Andy. Tapos ikaw. Ayan. So, ayan yung post mo. Sanay ka na. Yung pag ganyan-ganyan na. Ah, pag ganyan-ganyan. Nanlalaban na gano'n. Kaya memorable talaga itong Agua na to. Kasi ilang first serie. Yes, first serie. First primetime serie. Primetime teleserie. And then, yun, ilang beses kami nag-away ni Andy sa set. Yan, gano'n. Nasabi pa, yun, marami kaming. Pero best friends kami ni Andy, ah. But she's very fun to be with. Marami kayong mga napagdaanan habang ginagawa niya. In fairness, how about si Jason naman naging barkada rin ba kayo nila, Jason? Yeah. Barkada din kami ni Jason. Ayos naman. Antara. Okay, next picture. Happy Yippie Yehey. Ayan, nakatrabaho mo ulit si Kuya John. Yeah, Kuya John was there. And Rico, wala pa si Rico J.
Yeah, next season si Rico si, J. Si Rico J kasi siya si ano yung si Corik siya yung Are you happy? Yeah, yeah. Ano pakiramdam na maging host ka na rin ng 'di ba parang sabi mo nga hindi ka okay magsalita ng Tagalog yeah. Tapos sinaba ka sa hosting sa noontime show ng ABS-CBN. It was really fun. It was really fun, you know, being in ABS every day and it was an experience. Naging training mo rin ba to? I think so. We can say that. Yeah. Sino yun? Sam? Si Bento? Bentong Sam. Tama ba si Sam? Yeah, Mariel. Kuya Randy, Tony. Bianca Manalo ba to? Yeah, si Bianca. Melay. Si Jen Prats nun. Oo, si Melay to, no? Ito si... Si Kuya Jobert? Jobert. Ah, tama si... Ang payat ni Kuya Jobert dyan, ha? In fairness. A few months after, pumasok si Jen Prats and si Kuya Rico J. Yan yung lumalabas si Prati sa labas ng sa mga barangay naman si Prati. Yeah, 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 yeah. Parang may malaking tanging screen. Tanging hina mo. Yun yung pangalan ng show segment. Tanging. Tanging hinga mo. Tanging hinga mo. Tapos may mga pa-challenges sa barangay. Yeah, yeah, yun yung, yung segment. Ikaw, yeah. Kung si Prati naging jowa niya si Bianca, wala kang niligawan dyan. O bagets ka pa dyan. Naalala ko lang si Pokwang at si Melay sumasayaw, naka-panty bra lang sa dressing room. Nilipad-lipad-lipad sila, in fairness. Oo. Pakabugan si Mamang at si Mom Shimels, in fair. Next picture, ayan. Ayan, Cosmo. Andyan ako, Cosmo. Mateo. Cheer-cheer ako dyan. Kasi, yung unang Cosmo. Gusto ko yung mga ganyan yung mga papandesal. Ang daming papandesal dyan. Anong feeling? Unang, syempre from a boy from Cebu, tapos car racer, tapos from chubby-chubby, di ba? Cutie-cutie, tapos honky-honky. Anong feeling? Na talagang naging responsibility mo na as a celebrity na kailangan maganda itsura mo, pakita mo, hubad, ganun. Next picture, please. Ba't ayaw mo komentan niya? Ano meron dyan? Wala lang. Nahiya ka pa nung time na yan sa pag-rampa mo. Parang yung smile mo, hindi pa sanay mag-smile kasi talaga. Tapos syempre, tinitilian ka ng maraming babae, ng mga Becky. Nalala nga kita sumisigaw eh. Grabe? Ay hindi, nasa VIP naman kami. Diba? Yan, tapos babasa-basain yan. Lahat ng Cosmo. Nandun ako. Yes, in-interview kita, babasa-basain yan, diba? In fairness naman. Pwede ngayon, nubad-ubad naman, babasa-basain. next. Ayan. Ayan na. Single with Matea and Shaina. Yeah. Ito naman, chef. Ano masasabi mo ng pictorial nyo ba? Magkasama ba talaga kayo dyan? Kasi, yeah, magkasama kami nun. Magkasama kami. You know, single is nice. You know, it's a project I'm really proud of. It does not Ito yung first sa TV series. Yeah, yeah. Ay. You know, single, this series, it's not like a teleserye on TV that caters to everybody. This one, it has its own audience. It has its own little market there that it's very interesting because it promotes financial literacy and teaching the millennials on how to start and never give up. Nung sinabi mo nga yung financial, nakita ko kaagad, isa sa nag-support ng single is Sun Life. Yeah. I host, kasi ako rin lagi nag-host ng online event ng Sun Life. Yeah. More on financial stuff nga talaga. Yeah. So nilagay nila dito para sa mga millennials. Yeah, we were also using for the campaign for Sun Life on how to teach people on how to, you know, start a new business, how to roll up your life. Di ba Sun Life endorser ka din? Kaya dun sa mga hinosan ko na Sun Life, isa ka sa nakaka-livestream ko din talaga. Ay, bongga. Next picture. Pakita natin ang susunod na picture natin. Kung ito ay kasama si Shaina, ang susunod naman ay ito na. Saan award to? Cinema One Original. Yeah. We did a movie. It was called Saturday Night Chills. That was really fun with Raver and Joseph Marco. And the producer called us and said, Mateo, you're nominated Best Actor. Ganito kayo ni Raver. Tapos sabi ko, talaga? Best Actor. Tapos the same time, Raver got the same call. So 30 minutes after we called each other, bro, may tumawag ba sa'yo na taga, ganito, Cinema One? Sabi ko, oo, anong sabi? Anong sabi, bro? Sabi, di, ikaw muna, anong sabi? Sabi, Best Actor daw. Best Actor? Binayaran ba ito, bro? Sabi mo kasi yung tanong, binayaran ba ito? Totoo ba ito? Kasi hindi kami niwala. Kasi first acting award mo ito. Oo. Wow. Tapos nung nasa Dolphy Theater kami, ako, Joseph Marco. Raver. Tapos hindi pa namin alam na nominees na kami. Tapos ito si Joseph Marco nasa gilid. Sorry bro, Joseph, I love you, but tagal na ito, no? Sabi, kami ni Raver, bro, totoo ba ito? Si Joseph naman, pinapractice na yung speech niya. Wow, taray naman ni Joseph, ha? Yung naman kapasalamat, ganyan. And then? Tapos yun, tinawagan kami. Tapos yun, siya kami lahat. Ikaw, hindi mo na-practice yung speech mo? Hindi, nominee lang pa lang eh. Hindi namin alam na talagang mananalo kami.
si Joseph nag-practice na. Oh. Joseph, iba din eh, no? Yung side ni Joseph, malalaman po natin sa susunod na episode. Charat! Hindi, ayan. No, but it was fun. Working with this movie, it was very different experience because when they gave us a script, there was no script. It was just an outline. It was just a... bullets lang, ganun. An outline of different sequences, but there was no dialogues. So, kumbaga, everything, like 95%, 90% was all improv. So it was all, okay, this is what's gonna happen in the scene, kayo na bahala. So there was scenes with me and Raver, we were driving around Manila, just nagbabatuan. Minsan, tumatawa yung cameraman, umaalog yung cameraman kasi mga kabastusan yung mga sasabi namin. So, ganun. Natatawa na. In fairness, no, alam mo na na-happy ako, feeling ko deserve mo yung award kasi dahil sabi mo nga, walang script, kayo mismo yung nag-i-impromptu, nag-improvise kayo ng mga ano, no, mga yeah, sasabihin yung spills. So I think para sa'yo talaga yan kasi ibinigay niyo yung best niyo naman talaga. Congrats again. Next picture naman dyan. Ayan. Dolce Amore. Yeah, Dolce. With Liza and Enrique. First project niyo ba itong tatlo together? Yeah. This is a memorable project to me because my grandfather passed away a year before this. And then my grandfather always told me, Mateo, sana you do a teleserye in Italy, you portray in Italian. Ito yun. And sabi ko sa kanya, no, it's not gonna happen because we're in the Philippines. Why would they want, why would we do something in Italy? And then later they called me, Sir Mark Angos and Star Creatives, and told me, you know, briefed me about this. And my mind is because this is like meant to be. This is what my grandfather was telling me. And it was funny because we taped in Italy. We taped in my lolo's hometown in Venice. We stayed there for like 3 weeks straight. So parang it was really meant to be. It was like a gift, kumbaga, di ba? I remember yung pilot, di ba, yung lahat sa Italy. Tapos yung sa may mga last part na sa Italy din talaga ginawa. Yeah. Kamusta katrabaho itong Liz Kensi? Nice, I love them. Siya pa ngayon sa Bagani, magkasama rin kayo. Di? I know all their secrets. So one day, mag-blind item tayo dito. Wow! Abangan natin yan. Tatawagan po natin live the live si Mateo Gurichal para sa kanya mga pasabog na blind item. They're very nice to be with. Yeah, super nice. And Enrique is another Bisaya also. So close namin agad, no? And Liza, she's amazing. She's very nice to be with also. In fairness, sabi ko nga magkakaano yung mukha nila, parang hindi nagkakalayo talaga, perfect, napapanoorin mo gabi-gabi sa prime time. Ano yung mga iba pang favorite mong teleseries na nagawa mo? Di ba may Agua, may Dolce, meron pa bang ikang favorite sa sarili mo talaga? I think Dolce will be my favorite. Ito. Yeah, Dolce is my favorite. Binondo Girl was fun also with Kim Chuan, Zian Lim. That started the romance with Zian and Kim. Talaga naman. Oo, si Mateo marami siyang alam. Nung concert niya sa Kia Theater, nanood si Kim tsaka si Zian. Binubuk ko niya talaga. Talagang ina-announce niya talaga na, ayan, sweet na sweet, nakaka-relate sa kanta, ganyan. Ang Zian at ang Kim Chu, napapatago na lang doon talaga. Magkatabi kami ng level nun, di ba? Sorry. Next. Ayan na, Catch Me, I'm in Love with Sarah G. Yes, ayan na nga, kinikilig. Charot lang. Eto, dito kayo una nagsama ni Sarah. Yeah, that was, yeah. Naalala ko dati, kumukuha ako ng bigas, nakalagay itong poster na to dun sa may umagang kay ganda sa baba, ang laki-laki. Wala, tapos nakita ko lang, gwapo-gwapo na naka-orange. Kasi favorite color ko yung orange eh. Char! Okay, game na. Kwentuhan mo ako dyan. Direct me. Crush mo na si Sarah dito nung magkasama. I think so. Yeah. And direct me. Direct me. Cruz. Cruz ba? Yeah. LVR. Direct me. Sarina LVR, Cruz RBR. Cruz LVR. Yeah. LVR Cruz. Yes. Something like that. May Cruz LVR. Yeah. Yung kasi niya May Cruz She's LVR. She's also our director in Dolce Amore. She's my favorite director, hands down. She's amazing. Kasi ano si Direk May, parang friend, di ba? Yeah, but her working style is, halimbawa, if like, example, mag-date tayo ngayon, itong eksena date, talagang she'll make this whole room feel like it's just me and you and it's a date. Date. Yeah, so it's super, parang super immersed. Yung internalization talaga, ibinibigay sa iyo ni Direk, in fair. Ano yung pinaka nakakilig yung eksena ni Sarah na pwede mo i-share sa amin? Sa Catch Me, I'm in Love. Hindi ko alam. Hindi mo na maalala? Rapper ako dito eh. I was rapping to her yata, ganyan. Ano, parang niligaw mo siya through your rap. Oo, parang ganun. Pinansin ka agad ni Sarah. Dead ma. Minsan yun pa hard to get into si Sarah noong mga panahon na time na to. Oo, parang pa-ignore. Tapos hindi ko alam kung... Paano mo kinuha yung number niya that time? No, it took long for getting to get her number, bro. Like, super long. It was 5 years ago in the States, sis.
Yes, yes. Yeah. Next picture. Yes, susunod. Ayan, saan to? This was Sarah's show in Batangas. Okay? Artista ka na niyan. Yeah, yeah, yeah. Guest ka ba dyan? No. So, nanood ka lang. I sat with the popsters. Like somewhere there in the audience. Ah, naniligaw ka na nung time na yan? Hindi no, pa. So it went like this. This is a story. So, okay. Billy Crawford is my close friend. And they had a tour together. And sabi ko, bro, I really want to meet this girl. Ganito, ganito. And he said, okay, yeah, dude, we have a show in Cebu. Ganito. But before that show in Cebu, I found out they had a show in Batangas. So I didn't tell Billy. My music teacher is from Batangas. So I called Sir right away. His name was Mr. Narvaez. Sir, sir. Samahan mo ako this weekend, may show dyan yung isang kaibigan ko. Kaibigan? Hindi ko po nga kaibigan. Eh. Kaibigan ko sa Batangas, punta tayo. Tapos the president of Popstars, or the vice president or something. Admin, yeah, mga ganon. Worked in Georgie Dingkong's office. Her name was Donna. Okay, so ito, Dons, ikaw bahala. I really want to meet her. Ganito. So in the VIP, in the backstage, I really lined up there. And then, yun, we met in the back and then this picture was taken. Hindi ka pinagkaguluhan ng mga tao nung time na yun? Kasi syempre, Matay Gudicelli. Hindi, we were in the back, parang VIP, ganun. Ah. Tapos, yun, and then she... Naalala ka? Anong sabi niya sa'yo? Kasi, and she was shocked, uy, Mateo, ganito. And I was like, hi. And then, yun. And picture kami. And then one of our anniversaries, I gave this picture to her. Do you remember this? Ganun. Ang taro. So, and then I sat with the popsters in the back. They were shouting there. Sana lahat, di ba? Maalala na, naku, ba yan? Parang gusto ko na rin tuloy maging Sarah na lang talaga. Oh, in fairness. Eto, nung nakita ni Sarah, naalala niya. Yeah, she remembers. Hikers, this one of our supporters gave this picture. But the same picture, I gave it to her one time for one gift. Anniversary. Do you remember? Chuchuchuchu, love letter. Bongga. Yeah. Next picture. Cute. Sana lahat talaga, no? Ano ba to? Valentine's episode ba natin ito? Ay! Gita-gitara na. Ba't nyo naman ako kinat doon? Nandun ako eh. Charot. Eto, saan to? Bahay nyo? Bahay niya? This is my house. My house. Ang sayo ng bonding nila, no? Mga music, song na ganyan. Ano yung favorite nyo kantayin together? Meron kayong favorite song together? Kahit ano. Ganun pag nagmamahalang, kahit ano, okay. Kahit ano, nakakakilig. Kahit kantahan mo ng mga, ang buhay ng Kristiyano, ganun, nakakilig pa din, di ba? In fairness. Next, may swimming pool kayo, pa-swimming naman. Next, ayan, nag-racing din si Sarah, babe. Yeah. That was in boom na boom. May boom na boom mo ba? Boom na boom. Wala na ngayon yung boom na boom. Pero meron pa rin atang ganun eh. Dati yung boom na boom, bata ako. Ngayon, ano na siya? Sa tapat ng Wensha, di ba yun yan? Ano Wensha? Yung spa, yung masamasahihan. Hindi sa yun. Hindi sa yun, Mateo. Wensha yun, may buffet doon. Hindi sa yes. Ano to, na ganun-ganun kayo, bakit? Hindi, ito, sa tapat ng Wensha. Oh, alam mo na. Hindi, ito yung ano. Sasama nga kita doon sa Wensha. Hindi ako hindi yung Mateo, may buffet doon. May legit pa yun. Clean massage. Buffet. May buffet na kainan muna. Tapos magliligo kayo sa sauna, steam, gano'n. Alam, hindi nga. Okay, going back. Eto na. Wala kang buffet. Wala ako na-try dun eh. Alam ko yung lingam, baka mo. Alam yung lingam. Alam ko yan. Oo, hindi ko yung bet. Nang hindi nakakababae. Next. Ano to? Kama Sutra ba yung show natin? Next na. This is Sarah G. Live. Wait lang. Balik mo muna. Sarah G. Live. Show ni Sarah. They called me up. They said, Sarah wants to learn how to go-kart. So I said, yes, right away. Let's go. Let's do it. So yun. Char din yung I wanna learn go-kart, ha? Kung ako din sabihin ko din, yung sa crush, ano, wag muna. Next na lang. Sino yung crush mo? Secret. Artista? Hindi. Cameraman. Charot lang, Mateo. Next na. Artista. Sino? Star Magic? Basta, next time. Sabihin mo na. Nakul, Mateo. Parang maging hot din ba? Parang maging spicy yung show. Ano? Next time. Sabihin ko. Ayan na nga. Ay, kinikilig. Charot, next. Ay, ayan na. Yeah, this is 5 years. Anong kanta dyan? Kasi parang yung kanta parang ganun eh. And then kiss. Kiss me. Ganun. No. I wanna kiss that on your lips. Kasi Sarah ganun. Ano yun? Di ba? Parang ganun. M-M-N lang ni Sarah. No, it's an old song. Kiss on your lips. I don't kiss. What? I wanna kiss. This kiss is on. Kaya pala yung ano?
Ano yun? Sige, sa next week episode natin. Some old song like that. Tapos, si Sarah, concert ba niya to o concert mo? No, it was her tour in America. Tari yeah. Na parang everything talaga fall into place, no? Parang after nung nag-picture, nag-movie-movie, ganyan, nag-guest sa Star G Live, tapos nagsama sa tour. Kayo na niya nung tour. No. I never knew our paths would cross again until Kuya George, my manager, called me and said, Mateo, you're gonna guest in Sarah's concert. I was like, huh? Where? In America. Okay, game, let's go. Taray, kahit siguro walang per dime, payag na, diba? Siyempre, kahit walang TF. Kahit walang TF, no? Basta sara-sara na, diba? Dito, anong kinakanta mo siya? Yung Tom Jones, anong Tom Jones sa kanta? Na Kiss. Ha? Ano yun? Kantaan mo nga, like, Wanna be beautiful. Yun. Kiss pa yung title. So, turn me on. Diba, ganun, yeah, that one. So, it was funny. It was a funny story because it was 3 weeks in America and the first few shows, Louis Ocampo was the MD, and we did Kiss and everything. And, syempre, Sarah wasn't a friend. She wasn't close to me yet, no? And holding her hand on stage was parang scary, no? Diba? And I remember, yun, so the first show, we were singing there, and then we were malayo palayo kami. And then the mom goes, ano ba yan si Mateo? Ba't hindi siya malapit? Iyon naman pala. Si mami naman pala ang nagsabi na kailangan lumapit. And then sabi ko, ah talaga? Pwede ba yan? Oh, and then the mom didn't tell me right away. Parang it went through somebody else. So, in the next show, I tried to get closer, but I was still shy. And I remember holding her hands at that. It was like sausages. It was like really chubby. So it was cute. It was cool. Ang ganda naman story nila, no? Talaga. Piling ko pwede ng pang prenup. Yung mga ganyan yung mga kwento-kwento. No, next. Ay, di ba may promise ka sa akin? Ano? Pag sa kasal. Di ba invited ako? Ikaw ring bearer? Hindi. Flower girl? Bible bearer. Okay, drummer boy. Next, ayan, next. Ayaw mapus na nung una hindi pa makapag-holding hands. Ayan. Saan naman to? Triathlon. This was Cebu. I think last 2 years ago. Yeah, last year. Ang sarap ng ganyang may mag-jowa na kayo niya, mag-girlfriend, boyfriend. Oh. Bongga yung ganyan, yung super support sa isa't isa. No, it was nice because, you know, after an Ironman race, sobrang tagal. 5 oras, swim bike run, sobrang pagod ka na. And then, syempre. Tapos ang dulo mo, parang kahit hindi na yung trophy mo, yung award mo, yung yakap lang, di ba, okay na. Mm-hmm. Kailan, no? Kailan kaya natin ma-experience yan, guys, no? In fairness naman. Kailangan mo sabihin sa crush mo, lapitan mo siya, Jaiho, at sabihin mo. Oh, nilapitan ko din naman. Ano sabi niya? Sa susunod na lang. Charot! Ayan, speaking of sa susunod, balakpo ko naman natin. Ang dami mong shinare sa amin dyan sa ating ultimate flashback, ang throwback kahit hindi Thursday. Sa susunod, guys, ito, i-ready naman natin ang ating pinakamatinding game face dahil mapapasabak na nga si Mateo sa ating naibang Truth or Dare Challenge. Mas marami pang booking and sessions with Mateo sa pagbalik yan ng Showbiz Pamor! Diba? Masaya, di ba? Welcome back dito sa inyong favorite ka-bonding pagdating sa mga latest na kaganapan sa mundo ng showbiz. Ito po ang Showbiz Pamor! And tonight, charot, ngayon naman, Mateo, maglalaro naman tayo siyempre. At sabi mo nga sa akin kaya sa kwentuhan natin, isa sa biggest challenges mo kapag ikaw ay umaarte ay pag mayroong malalim na Filipino word na involved sa script. Mm-hmm. Pero throughout the years naman, nakita ng mga fans mo na talaga nga namang nag-improve ka, lalong-lalo na nga sa Bagani. At ngayon, masusukat naman natin ang galing mo dito sa aming Truth or Twist Challenge. Meron akong inihanda. Ayan, o, diba? Napakabongga. Handang-handa ako dito. Talaga nga namang bubunot ka ng mga Pinoy tang twisters. Tapos, kailangan mong sabihin ito ng mabilis ng 3 beses. Okay. Hindi pwedeng magbabakil agad. Kasi ba nag-bakil agad? Sasagutin mo na yung questions namin. Okay? Okay, ready. Simulan natin yan. Yeah. Bunot sa ating first. Ilan? Lahat yan. Lahat yung kote yan. Charot lang. Hindi, 3 siguro. Okay. Simulan natin. Ano yan? Ready? 1, 2. Ayun, stretching muna. Stretching muna. Meow. 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 Ganun. Okay, game. Ready? 1, 2, 3, and go. Mini-mekaniko ni Monica
Okay, sorry. Meron tayong tanong. Isa pa, isa pa. Sapa-sapa. Sige, pagbigyan. Practice naman. Pagbigyan. 1, 2, 3, and go! Mini-mekaniko ni Monico ang makina ni Monica. Mini-mekaniko ni Monico ang makina ni Monica. Mini-mekaniko ni Monico ang makina ni Monica. Ganyan! Sana walang trial-trial. Maganda sa akin. Sige, next. Ito wala na tong trial, ha. Ito yung pina-exercise ni Miss Daisy, yung Tagalog teacher ko dati. O at least, kaya naman pala alam na niya. Kaya nagulat siya kasi parang sabi niya, alam ko to, narinig ko na to, nabasa ko na to. Ayan, susunod, feeling ko mahihirapan kasi may kahaba. Mahaba naman ito, Jaiho. Madali lang yan. Ready? Ay, dahan-dahan mo na. Ako muna magkabasa. Hindi, huwag na. Okay. Ready? Okay. 1, 2, 3, and go! Teka lang, relax lang. Okay, okay, relax lang. 1, 2, 3, and go! Teka lang, hindi ko pala. Minimemorize kasi! First word pa nga lang. Okay, okay. Yeah. Ready? 1, 2, 3, and go! Isinaway ng manamaywa. Ah! Ikaw nga. O, eto na. Ako kaya ko. Baka sabihin ni Mate, hindi eh. Isinayaw ng mananayaw ang sayaw na sinayawan ng mga mananayaw. Kaling naman yan. Siyempre. O, eto na ang tanong. Isinayaw ng sinayaw ang mananayaw ng sayaw ng sinayaw ng mananawaw. Mananawaw? O, Mateo, dahil di mo nagawa yan, may tanong kami sa'yo. Kung matatrap ka sa isang isla, sino ang gusto mong tatlong tao na makakasama mo doon at bakit? Una, I see. Jaiho. May na-join pa ako. Oh my God. Pasok! Miss Gayloto, pasok ka, Jaiho. Ganon. Next. Sarah. Ba yan? Sinama mo naman si Ate Sars. Paano naman ako niya? Siyempre, tagabit-bit na ako ng baggy lane niya. Next. Isa pa. Sino ba? Dalawa na. Jaiho, Sarah. Sa'yo kami ng tala doon. Total pang isla-isla naman yung outfit ni Ate Sars. Sige, Teacher Jercel. Kabon! Talaga naman? Para kompleto. Oo, dance prod tayo doon, music video tayo. O yan, bongga. Next! Oo. Sinama pa si Sarah, si Teacher Jercel. Pwede namang tayong dalawa. Diba? Para doon tayo mag-exclusive na kaganapan. Next! O, madali lang yan, ha. Ready? Set? Go! Nakakapagpagababag. Mali! Bakit? Nakakapagpabagabag. Nakakapagpagabagabag. Oh, mali. Sorry. Nakakapagpabagabag. Oh, tama. Pero mali yun. Ready? One. Mabilis yan. Tatlong beses. 1, 2, 3, go. Nakakapagpabagabag. Pero nung una hindi mo nagawa. Okay. Ang tanong, kung ikukumpara mo si Sarah G sa isang favorite mong pagkain, ano siya at bakit? Ano ba? Ano siya? Anong bestseller niyo sa Dejani? Let's say... Anong bestseller niyo sa Dejani? A nice... a nice ribeye steak. Ay, kabog. Mahal. You know why? Yes, why? Because it's tender. And it's juicy? Yeah, juicy. And it's mabango because they're nice charcoal. Wow. And... it makes you happy. Parang ganun. Oo, parang comfort food mo ba yun? Ang ribeye. Pag sad kayo ng kinakain mo. Bongga. Next. Yan, gusto ko yung... Kalo tatlo lang. Oo. Oh, syempre, di ba yung una trial pa lang? Oo. Oh, oh. Ito, next. Simat lang. Mapunas lang. Ulit natin. Na-stress siya dun sa pagkain. Kabog! Medyo na-stress ka ng very light doon, ha? Pero in fairness, ganda lang sagot. Comfort food, yan yan. Next! Taray! Okay, ready. Ready? 1, 2, 3, and go! Bituka, butika. Ay! Kabog! Ako yung kinakabahan kasi mamaya wala tayong maitanong, divo. Eto na! Ano namang traits ni Sarah ang pinakahinahangaan mo, Mateo? Ano ba? Honesty. She's very honest. Oo, honesty. Gusto ko rin talaga. Dapat lagi tayong honest. Kasi honesty is the best. Naman, you repeat after me. Sige. Sige, if you're wrong, if you don't get it, you answer my question. Okay. Okay, spell this. Say this word 5 times fast. Yes. Yes. 5 more times. Yes. 5 more times. Yes. Spell yes, this. Yes. Y-E-S. Y-E-S. Yeah, is? I-S.
Anong IES? YES. YES. Is what? Say it. YES? Yes. Yes. Okay, YES. Say YES, yes. Ano ba? YES. Is what? What does YES mean? I mean, what does it... How do you say YES? Yes. Okay. EYES. 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 Okay. Ako naman. Ako naman. Pag spelling yan, spell, pag na-spell mo to, at pag di mo to na-spell, may tatanong din ako sa'yo. Okay, spell. Ito hard na ta. Kasi na-hard din ako dun sa tanong. Spell. Isal mo naman yun. O, 1, 2, 3. Matego de Chelly, spelling bee. Anong spell niyan? Oh, hindi mo alam. Charot lang. Oh, di ba? Hindi niya nasagot. Oh, kasi nga, oh, ito ang tanong. Dahil di mo nasagot yung spelling ko sa'yo. Kailan? Balak? Charot! Oh, sige, nag-go na. Tapos na, wala na. Wala na. Ayaw mo na. Oh, sige. Palakpokan naman natin sa game na game si Matego de Chelly, mga ka-jeepney. Mateo, thank you so much talaga. Thanks, bro. Sana'y nag-enjoy ka at maraming salamat sa iyong pagsama sa amin sa aming kauna-unang episode ng Showbiz Pa More. Pero bago kita i-let go, dahil gusto ko naman talaga yung nasasamantala ko talaga ng buwang-buwang kagwapuhan at ka-sexy ni Mateo dito, gusto ko lang alamin, 5 years from now, ano bang na-visualize mo, Mateo, para sa sarili mo? Wow. 5 years from now, you know, 5 years can happen so fast, but many things. Mahirap, di ba? Text kita mamaya. Gusto ko lagi tinatanong yan sa lahat na managigest sa atin para pagdating ng 5 taon, babalikan natin at ito ang isinagot mo, Mateo. Oh. Wow. Hopefully, you know. Of course, everybody wants to have their own family. Right. No, that's the goal. Hopefully by 5 years, I already have that. Kumbaga. And we're looking forward. Maganda yan. Mateo, invite everybody na panoorin. Yeah. Dahil showing po today ang pelikula ninyo. Do the honor, Mateo. Yes po, mga kapamilya. I'm inviting everybody to watch today. Single, Love Is Not Enough, the movie, opens today in cinemas nationwide. This produced... It's open na siya. May 6. Ah, okay. Ulit lang natin, invite mo sila na manood pa. Okay po. Ready? 1. Naku, Mateo, thank you so much naman talaga. Ang saya na naging chikahan natin sa Showbiz Pa More ngayon. It's your time para iimbitahan ng lahat ng mga ka-jeepney natin. Thank you so much din, bro, sis. Yes, the dude. Yes, man. Mga kapamilya, I'm inviting everybody to watch Single. At lahat na napapanood na ng Single, maraming salamat. We're in theaters nationwide. This is produced by Cinema One Philippine Star and distributed by Star Cinema. Single, Love Is Not Enough. Maraming salamat po. Thank you so much, Mateo de Chelly. Maraming salamat din sa lahat ng mga nanood ngayon sa atin sa Showbiz Pa More. Mateo, sana ay natuwa ka sa ating chikahan. Dito more sa power ating... to you. More power Thank to your you show. So much. Maraming salamat sa iyo. At syempre mga ka-jeepney, make sure to always stay updated sa mga events at happenings from Jeepney TV. Subscribe to our YouTube channel and Facebook page. Just type Jeepney TV. I-follow nyo rin po ako sa aking Instagram at sa Twitter at MOR1019JIHO. Magkita-kits po tayo next week dito lang kung saan more chika, more fun. Ito ang Showbiz Pa More! Yay! Thank you, Mateo. Salamat. Ang ganda ng chikahan natin. Gusto mo yung ganun, di ba? Walang showbiz intriga. Maganda yung flashback. Ang gusto mo ba yun? May episode ko ba? Hello, mga ka-jeepney! Subscribe na to Jeepney TV's YouTube channel para sa more showbiz chika ng mga paborito nyong artista.